si Cesar Montano, kay Jay Manalo, may kumalat na CD. Pinabili lahat ni Brother Buboy para hindi mapanood ng mga tao. Hindi nga, love scene ni Cesar kay Jay? Oo naman. Hindi, love scene ni Sunshine. Ay, kala ko ni Cesar kay Jay. Ikaw talaga, ha? Pinakalap lahat yun ni Brother Buboy. Pero ngayon naman, iba na ang pananaw ni Brother Buboy. Nang usisayan ng Juicy kung papayagan ba niya na muling magpa-sexy si Sunshine sa isang pictorial at pwede raw. Kapag cover daw kasi ng isang magazine, eh hindi naman nudity ang tingin niya bilang isang artist. Kung papayag daw ang asawa niya, ay hindi niya ito pipigilan. Pigilan mo, boy! So kung makikialam, kung makikialam. Pero sa issue ng anak nila ni Teresa Loizaga na si Diego, na gusto na rin pumasok sa showbiz, tutol na tutol ang premiadong aktor. Ang layunin daw ni Brother Buboy ay makapagtapos muna ang anak sa kolehiyo, kaya wala mo ng showbiz. Ang sabi nga dito ni Brother Buboy ay... There's no substitute for education. Kurak! Ang galing mo. Ito na yung hinihintay ang blind item. Masyadong ito na, ito na. Eh. Yes, blind item na. Sinek sila. Direktora at batang aktor. May relasyon. Alamin ang kwentong ito mamaya dito lang sa... Tugtog Chinese! Yeah. At syempre, sa huling arangkada ng Sapol, kilalanin kung sino ang bagong bida ngayon sa Twitter at alamin kung bakit no-show ang Korean superstar na si Rain sa kanyang press con. Naku, hindi sinipot. Maya, mamalalaman niyo kung bakit ha, dyan lang kayo. Ganda ng damit mo, ha? Thank you. Ay, tuloy-tuloy tayo sa mga balita at umaiba naman tayo. Nag-level up na si Anabel Rama kung dati sa talk shows lang ang mga pasabog niya ngayon. Pati na rin sa Twitter. Ang mga trending tweets ni Anabel sa report ni Jovi Francisco. May bagong internet superstar at yan ay walang iba kundi si Anabel Rama. Certified star siya sa Twitter dahil sa boost ng mga followers niya mula nang magsimula siyang mag-tweet uli noong weekend. Sabi sa Tech Pilipinas site, sa loob lamang ng ilang oras, nakaipon ang halos 10,000 followers si Rama sa Twitter. Bukod pa diyan, naging worldwide trending topic pa ang nanay ng TV5 star na si Rufa Gutierrez. Aliw na aliw sa kanya ang Twitter followers niya dahil nakakatawa ang kanyang mga tweets. At narito ang mga sample. May ibang nagtatanong kung sanga ba talaga si Rama. At ang sagot, si Monster Mom nga ang nasa likod ng Twitter account na ito dahil na rin sa mga opisyal na pahayag ng mga anak niyang sina Rufa at Raymond at ng publicist niyang si June Lalin. Jovi Francisco, News 5. Ma-follow nga si Tita Anabel. More showbiz news, Korean superstar na si Rain no-show sa kanyang press con sa Manila Hotel kahapon. At ABS-CBN, may 9 na araw na lang para sagutin ang isinampang reklamo ni Willie Revillame. Ang detalye sa report ni MJ Marfori. Dalawang oras naghintay ang major media outlets, artista at ilang mga tagahanga ng Korean superstar na si Rain. Pero last minute, kinansela niya ang kanyang press con sa Manila Hotel. Ang dahilan, miscommunication daw ng kampo ng Korean star at ng Pinoy event handler nila na All Youth Channel. Really sorry for the hassle, but if you want to know why, the Korean management... They don't know that there will be an event today. Nasa bansa si Rain para sa kanyang September 11 concert. Gagawa rin siya ng maaksyong Korean novela sa bansa sa ilalim ng Unitel Productions. Sa September 9 na raw siya magpapakita sa media. Kaya naman lubusang nang hinayang ang 55-year-old fan ni Rain na si Shirley Joseph, isang guro. Umabsent pa siya sa kanyang trabaho kahit exams week ng kanyang mga estudyante. Bit-bit pa niya ang isang vintage na regalo para raw kay Rain. Isasama raw ni Rain sa press con niya sa Webes ang ilang Korean stars tulad nila Daniel Henney, Lee Jung Jin at ang Korean actress na si Lina Yong. 9 na araw na lang ang natitirang palugit ng Quezon City Regional Trial Court sa ABS-CBN para ibigay ang kanilang panig tungkol sa kasong isinampa sa kanila ng Wawa We host na si Willie Revillame. Gusto ni Willie na tuluyan ng maibasura ang kanyang kontrata sa Channel 2 at mabayaran siya ng 11 million pesos dahil sa danyos. Sabi ni Attorney Mary Ann Deysha ng QCRTC Branch 84, kung sasagot ang ABS-CBN sa loob ng takdang oras, sa korte na maghaharap ang dalawang kampo. Even if the other party does not file an answer, the court will still evaluate the complaint if the complaint is really, parang if it has
if it states a cause of action, yun lang. Kasi sometimes there are complaints na talaga naman baseless. Wala talaga. MJ Murphy, News 5. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Meron tayong phone pass, ha? Huwag kami ingay. Magandang umaga po! Magandang umaga! Tita Lolita de la Cruz, taga Tondo, Manila. Apo. Apo. Alam niyo po ba yung tala sa Lichenes natin kahapon at saka yung Showbiz Linggo meaning nito? Apo. Ano po yon? Jinky Oda means malas. Ayun! Pero hindi kayo malas. Swerte kayo dahil meron kayong magkapatid na Hammerhead t-shirt. Meron pang kasamang sandals yan, ha? At saka wow. Royal Business Club gift pack at Wow Pinas Magazine, hatid sa iyo ang bayan mo. Maraming salamat po sa mga taga-Tondo sa araw-araw niyong panonood ng sa pool. Okay. Talasalita na! Yes, mga salitang nakatala sa malilikot nating diwa. Alright, talasalit, Janice! It's Melanie Marquez. Ano ang kahulugan nito sa showbiz, mga chonky babes at chonky babes? Simple lang po. Si Shalala ang mahilig gumamit nito, maparadyo o telebisyon. Kapag ang paksa niya ay artistang hindi maayos ang hygiene, ay agad niyang sasabihin sa iba na ang dating ito ay malingasaw. Kaya ang artista ay sinasabihin ni Shalala na may Melanie Marquez. Ibig sabihin niya, kapag may sok, bad breath, o kaya may alimumang paa, is Melanie Marquez ang naamoy. So, is Melanie Marquez pala means amoy. Pinaghalo itong smell at Melanie Marquez. Oh, naamoy niyo na ba ang sagot? Text na kayo sa 0921-689-9879. Pangalan, address, talasa Lichenes at showbiz lingo meaning nito. Magwagiin ang magkapatid na Hammerhead t-shirt at sandals. Royal Business Club gift pack at Wow Pinas Magazine natin sa iyo ang bayan. No. Okay, Chunky Benz. No. Blind item na! See you next sila! Isang blockbuster lady director at isang mas baguets na aktor ang constant date na ngayon. Si aktor ay anak ng isang veteranong aktor at si lady director ay siyempre blockbuster yung dalawang huling pelikula niya. Noong una ay walang nakakabuking sa kanilang relasyon kahit na naisasama-sama ni Direk si aktor sa movies nito. Pero kalaunan ay hindi na patago kung magkita sila kaya bukela na ang kanilang May-December affair. Uy, Chonky Benz, parang kilala ko sila. Oo, oh, chismoso kay. Ooh. Sige nga, magbigay ka ng clue. Eh, okay. Ang aktor ay dating jawa-jawaan ng isang tagakapatid network. Yun, itago natin sa pangalang si... Uy, wag na. Si Direk. Sino si Direk? Eh, kailan lang nabiyuda? Nabiyuda, kailan lang. Naku, alam nyo na natin. Yun. Ito si Chonky Benz para sa Chukchang Channel. At ito si Chonggo para sa Monkey Chismis. Yes. Babus! Babus ka. Tama ako sa director. Okay, para. Si Tej! Sinechi. Sige, bago tayo maghulaan, happy birthday kay Mitch Moncada at kay Dayan Peralta, girlfriend ng Cardian operator natin, si Leo Boy. Ay, maraming salamat din kay Adrian Ayalin, no, sa pag-guide nyo sa amin at kay Uncle Sam at pinapasok nyo kami dyan sa USS George Washington. Yes. And alam nyo ba na 1813 sa araw po na ito ay ipinanganak yung pangalang Uncle Sam para sa mga Amerikano. Alam niyo kung paano? Kasi itong si Samuel Wilson, isang meat packer no, sa Amerika, nagpapadala ng mga karne dun sa mga soldiers, eh tinataka niya itong US, itong barrel ng mga karne. Tinawag ito ng mga sundalong Uncle Sam. So eventually, Uncle Sam bore its nickname as American. Hi nga pala doon sa tita ko, kay Tita Lucci. Tita Lucci, good morning. Yan. Taruchi, good morning po. Ay, teka, rated A ng Cinema Evaluation Board. Panoorin niyo po, opening daw bukas, sabi ni Chonky Benz, ang Two Funerals. Yay! Nakakatawa daw, maganda yung review. Kagabi, ang daming nanood sa SM, River Night. Kaya ba nakaganyan ka, parang bugaw? Adoy! Adoy! Okay, wala na. Teka, parang alam mo eh. Sabi... 8 minutes makalipas sa ikapitong salamat na baga. Bye-bye na, ito po Morning Show na dire-diretso. Walang preno. Wala nagpapakyo. Lahat sa po! What did I know? You don't look dead.